Update lang mga pare, no? Meron na pong dalawang na-eliminate yun nga yung nouns at yung kev. So, ayun mga pare, meron na pong mamamaalam. So, for Team Secret, at may isa pa eh, may mga laban pa tayong iniintay na possible may malaglag. Team Secret versus Nigma ata. Oh, parehas kasi sila ditong 1-2. Tapos may ongoing pa sila. Ay, may laban pa sila mamaya. Ayan. Actually, ongoing na to. Or iniintay na lang yata matapos yon. Itong laban na to, mga boss, Talon at Quest. Hindi pa naman to yung elimination round. Pero ito yung magdidikta kung sino yung mga nganib. And again, for Talon, they just need one win. Eh, shoot na po sila dito sa ating top 8. Magiging 3-1 ang standing if ever. Same goes for PSG Quest, mga pare. So, PSG Quest, natalo sila sa una nilang serie. That would be against Boom. Pero, tinalo nila yung Kev at yung Nouns. Dalawang laglagin nga yung natalo nun, no? So, for Talon, they need to step up their game. And, mapatunayan sa Quest Quest, nakaya naman nilang sumabay even though, you know, international team at yung Talon po from the Southeast Asia. Talon Esports, ang natalo pa lang nila recently, yung Rest Farmers at yung Nigma Galaxy. Pares nga pala sila, no? Takulelat Slayers. Rest Farmers at Nigma. Kasi yung Nigma Galaxy, alam ko mga pups, iisa lang ang natalo nila. And that would be yun nga. Ayun. Aurora. Tapos talon na sila sa Talon at sa Tundra. So, kailangan pang may patunayan dito ng Nigma Galaxy. And, yun. Abangan natin mamaya ano ba maging resulta niya. Maganda yan. Sa stream A yan eh. Sa stream A yung mangyayari yan, mga papi. So, ito naman, Talon. Alam naman natin na yun nga pong kanilang pangalan dito sa CA, talagang matunog. Pero internationally, marami pa rin doubters knowing na malaking hole yung iniwan nila 23 Savage. But right now, Talon, meron sila ditong stand-in. Yan. If I'm not mistaken, that would be V-Tune para humalili sa ano sa pwesto nitong si Akashi, no, at naiwan nga si Idolo. Pero anyways, what's up? Magandang araw. Boss at Pete, shoutout sa'yo from YouTube. Minsan sa Twitch yan nakikikulit si Idolo. Ah, shoutout sa'yo. Magandang araw, bossing. So, eto, mga pare. Blacklist! Talo sila kanina. Kaya naman nakapasok na yung Tundra. Yun kasi yung ano eh. Paano ba? May core break yung laban na yon, pero technically break para dito sa Blacklist, but masisetback lang sila ng isa pang game. Mga nganib lang sila. Kung manalo sila bukas sa huling laban nila, yun. Yung pwede natin malaman kung ano ba ang magiging kwento para sa Blacklist. Kung sasama ba sila sa top 8 or sa bottom 8. So, Luna, ang fourth pick dito ng PSG Quest. Punta muna tayo dito sa Serecto. Medyo napapalayo na tayo. So, ito nga, mga idolo. Gyrocopter, Pangolier, Enchantress, at Luna. Remaining. Whereas for the side of Talo naman, Konka, Trent, at Shadow Shaman. Yung Trent Protector at Shadow Shaman, sobrang dalang nating makita, lalong-lalo na dito sa ating tournament. Sa meta, di ba? Di yan yung favorite na heroes support combo na makikita natin. Pero for Talon, they wanna utilize it. And fourth pick, pwede sila umuha ng offlane dito kung sakaling midman yung Kunkka. Or, i-offlane na nila yung Kunkka against Luna. Tapos kuha sila ng mid that could go up against Pangolier. Marami pa naman sila mga options dito for Talon. Though, as WS, wala na yung timber niya, yung DK. Mars is available.
sakaling offlane ng kanilang kakailangan dito. Pero Morphling ang kinuha ng Talon. Sabagay, no? Magkaubusan pa sa ban at magtatanggal, tatapyas pa sila dito ng apat na heroes in totality. So, umuha na sila ng carry nila. Pwede nga sumabay dyan sa Luna. So, for Talon, binigyan nila ng hero nga itong kanilang carry. Pwede sumabay sa Luna later in the game. But Enigma ang binan pa rin dito ng Talon. Wala nga naman sila masyado pang clear. Whereas yung PSG Quest, sila naman yung napakarami pang clear dyan. Hindi pa rin, hindi tayo solo cast dito. Alam ko, meron ako makakasama dapat. So, ayun. Eh kasi, umpisa na eh. Fourth pick na tayo dito. At tuloy-tuloy na po yun dito sa Elite League. Diba? So, mamaya na yan. Si Sir Mike, game 3 please. Paldo ako, sabi ni Tata. Yan ang mga sounds. Good luck, bossing. Ano. Okay. So, Omni-Knight ban. Okay yan. Kung sakaling Omni-Knight nga makuha dito ng Talon, may enable yung team fight dito ng Talon. Hindi sila masyadong kakabahan for Morphling. Diba? So, Doom. Okay. Ang inalis ng PSG Quest. Parang okay pang sila nga ang mag-Doom. Kasi sa bagay, mauna kasing mag-pick yung Talon. So, sabi ng quest, tanggalin na lang natin kesa magamit pa against us. Diba? So, for Talon, ano pa ang kanilang alisin? Offlane na lang din naman ang kanilang naiisip na kulang sa side ng PSG Quest. And Mars pa naman nilang kunin. Yun naman nakikita ko na pwedeng-pwede sumabay kahit pa paano. Pero mga pare, hanggat wala pa pong nangyayari sa game natin, draft pa lamang, please do share our live stream para tuloy-tuloy naman tayo dito sa atin nga pong broadcast. Again, meron tayo Stream A. You can check them out. And nandun po yung WXC points natin, yung mga wagers. Pero Dark Seers banned out. That's actually good kasi nga naman pwede niyang ma-heighten si Gyrocopter sa lane. Baka malamon pa si Morphling dyan ano, at mailang patuluyan. So for Talon, ano ba? 10 seconds remaining. Prime Beast nakaban. 5 seconds remaining. Yun na lang din na naisip ko talaga for WSA. Isa yun sa mga ginagamit din niya. But Bloodseeker. Uy. Countering Pangolier. And even Luna. Though, medyo may bad side. Kasi nga, syempre, hindi naman Bloodseeker yung typical natin nakikita. Tapos, meron kayong fa-frontline. Diba, na makunat. So, ibig sabihin, wala yung pyesa na sobrang kunat na pa-pronto for Talon. But, they have this hard counter para doon nga sa Pangolier. And kumuha ng Keeper of the Light yung PSG Quest, mga pare. Ganon din naman sila. Aasa sila mainly sa kanilang mid laners pagdating sa mamaan. Yun lang din naman ang usapin eh. Pangolier at Kunkka. Goods naman dyan. Kunkka, mas superior siya in terms of disable, crowd control. Mas papabor ka dyan. Pero for Pangolier, ayan naman yung makakapagdala din naman ng team fight para sa PSG Quest. Yung tipong pagka kumunat siya with a shield crash, talagang makakapangulit. And by the time na magkaroon na siya dito nung Diffusal Basher for Pangolier plus the Aghanims, malaking tulong yun. Pero yung Basher, alam ko, hindi naman siya third item material. Parang leisure item na lang din yun, no? Okay din yun up against this Morphling, di ba? Yung casual na bash from the swashbuckle goods yan. Makakaisa naman siguro Talon, no? Sabi ni Mux, sa draft, okay naman ako dito sa Talon. Para kaya naman din. Kaya naman nila makadisrupt. Though medyo idle lang ano yung support kasi nila, eh. Di ba? Parang
si Keeper of the Light, ang bilis ng movement speed sa may mid lane. I mean, may X-Mark naman. So siguro, aasahan natin si Shadow Shaman na pumunta-punta, no, bumisita sa may mid lane, at least bigyan ng assistance nga si Kunka. Pwede siguro, mga idolo, pwede tayo tumesting sa talon dito sa game number 1. Pero, walang assurance, lalo na luna din naman yung kanilang katapat. So, syempre, tiwala na lang tayo sa Southeast Asian representative natin, mga pare. Diba? Sino ang post 1 ng talon? Post 1 is scary. Ang post 1 ng talon, si Akashi. Pero ang pumalit po kay Akashi, on this tournament lang naman, si V-Chun, if I'm not mistaken. Teka, silipin ko. Ayun nga, si V-Chun po, mga idolo. Matagal naman na ding player to, si V-Chun, ano? Ayan, sa Fly to Moon, di ba? 2018, lumabas na po siya, mga pare. Ayan, 2020 pala siya nag-Fly to Moon, tapos nag-Navi din siya. And then, nag-bait. Yan. So, anyways, may packet loss daw sa talon, so pause muna tayo dito. Aba naka-pause mga pare, ano pang hinihintay nyo? Share nyo na yung live stream and comment kayo dyan, mga kaibigan. And let us see what will happen on this one. Alright. Posible, kayanin ng Nigma ang secret. Oo, pare. Nigma over secret. Ako mas gusto kong mangyari yun kasi for ewan ko, syempre meron naman tayong mga Southeast Asian representative for Team Secret, but for Nigma gusto din naman natin na mag-perform. Sila meron kay Lenzo Mail, and you know, good yun kung sakali mang sila yung manalo. May susuportan at may susuportan tayo. Okay, so ito mga pare. Teka, direct tama ba yun natin? Yung sa ano? 30 seconds to battle. Para pantay. Okay. Hindi na sa... Wala na sa ayos yung lamis eh. Pero yun nga mga kaibigan, this is our game number 1. Best of 3 series po to mga papi. So, sakto. Ang inyong dating mga idolo. Sure win Talon, sabi ni Maxwell. Go Talon, sabi naman ni Dardar. Hello, hello. Si Aloha da... Si Aloha Dance ba yun? Hindi, iba yun si Aloha Dance. Teka. Nadidinig-dinig ko yun. Pero habang nag-check ako dito, eh meron ng kaganapan and Ponyo may fall for the first blood, mga idolo. Nahatid sa atin ng 1xBet. And syempre, mga idolo, that's going to be brought to us by 1xBet. Pasok na! So, yun nga po. Up to 7,800 pesos yung promo code natin pag ginamit nyo yung promo code na Kuyen Team, mga idolo. Yun nga po, all capital letters para gumana. So, PM Kuyenix page. Okay, eto pala. Sa'yo pala ito. Okay na, mga boss. Lagi mga ganun gistart yung mga series dito sa ano, Elite League. Ah. Siyempre. Maaga na tatapos eh. Tuloy-tuloy lang. Chokam? Uy! Quick 2-0 par sa PSG ah. Sa mabilis. Pero yon, confirm lang natin. Wala, si Aloha Dance po is not si T8000 pare. Ano na yan? Hindi, nagtanong si Boss Edpit kung si Aloha Dance daw is si T8000. Iba yon pero dun din. Magkamukha lang. May ibang Aloha Dance talaga na. Player. And yun, tagal na nun. 2014, 2013 pa. Narinig ko nga yun. Hindi na nagdodota yata yun. Si Aloha Dance. Nung ano parang... 2022. Luhuli siyang naglaro. Ayun. Dodota pa rin naman pala. Hindi na lang pro scene. Diba, pero eh, kung ako yung buto. Ah, okay. Offlane Bloodseeker para sa pango lang. Then, naku po. Binigay yung Morphling ni Bichon. Yan nga eh. Isa yun sa mga kabisado niyang hero eh. Hindi yung Morphling Slark eh. Ah, ganda din yan eh. Pagka siya yung gumagamit. Stable. Nakaka-carry ba? Oo. Oh, eh, ayun yun lang yung kabisado. Pinakabisado niyang hero. Para siyang seno. Crystallis. Ayun. Na MK Bloodseeker, ganyan.
May specialty. Oh. Yung kanyang, tawag dito, yung pagiging carry, ano? More than 60% chance pag na mananalo sila pag yun yung mga gamit nilang heroes. Yan. Okay. Happy birthday pala kay Sir Vincent. Ay, oo nga pala. Kay Jaka. Oo. Magandang gabi sa inyo lahat. And by the way, you're watching game number one ng best of three natin dito sa Elite League. Hindi naman to laglagan, pero ito yung magdidikta kung sino yung aangat kasama yung top 8 natin for this Elite League. Ayan. Mapapabilang ba sila dun sa top 8? O re-relax pa, mga idol? Di pa naman malalaglag yung matatalo dito. Meron pa silang laban for tomorrow. Doon natin makakasama yung blacklist. Mm. Yung mga kasama ng blacklist dito. Last day yun? April... Ay, hindi. April 5 ang last day. Oo nga, bukas na. April 4. April 4 na nga pa lang yun. Mm-hmm. May pasok ako po sa headpit eh. Di, makakakisa naman siguro talon dito. Kaya, tingin ko nga 2-1 to eh. 2-1 kaso parang quest ako. Quest? Hmm. Sabagay, pwede din. Pero hopefully, makaisa yung talon at makapanalo. Di ba? Sa WS, okay. Hindi naman ma-i-go dito. Mm-mm. Ito na naman yung sinusulit ng quest. Ganito rin yung heroes nila kahapon eh. I mean, yung si hero ni Dakalis. Feel ko, second game, magre-disruptor yun eh. Okay. Pwede. Hindi sa Raptor nga, hindi ko napansin masyado, pero parang hindi naman nakaban kanina. Okay. Bullet yung ginagawa ni Mar. Diyos ko. Palag-palag naman yung kali nila dyan. Trent at Morphling, pares naman strong leader. Mm. Kaso bossy din yung katabad nila. Flakanon lang siya. Hmm. Kiniklear nga agad eh. Mm. Pero Joe Cam, napatay dito ni Dokalis ha. Grabe, sobrang laking pambaboset na dito nung center na yan. Enchant, no? Nakakailang lumasit eh. Mm. Kasi alam niya isang maling galaw niya lang, pwede siya setupan dito. Uy, tawag doon efficiency. Grabe naman yun. Damay nun, no? Damay neutral camp, ha? Pero yun nga, ang hirap lang din kasi nung wait lang, talon. Uy. Ayun, buti na buhay naman. 1 HP. Pero yun nga, ang hirap lumayin dito for talon sa may baba. Kasi wala naman silang kill potential, eh. Mm. I mean, meron kung mag-isa yung katapat nila. Oo. Iniisip ko nga, parang open naman yung Mars kanina, eh. Pwede naman nung kunin dito ng talon. Pero parang gusto nila yung mas lalamang pa. Pero Chew 1 might fall. Okay, sakit to. Sige, makunat ka sa physical ito. Magical ka sa akin. Puto ka. Grabe, wala kang takas doon. Ang daming slow. Naku po. WS. WS, ha? Medyo makakatakbo naman. Bibilis ang movement speed. Pero patay pa din sa urn. That's going to be noob. Finishing him off. And Joe Camel fall as well. Could be a double. And parang panlistahan na mga idolo. TA 2000 securing that one. Gandang play. Wala dito naman kay Nuba. Oo, oh, isipin mo mag-isa lang si T2000 nung ginaganong-ganon niya si WS. Late na kalin dumating to siya na eh. Keeper of the Light, tsaka Shadow Shaman tuloy, Enchantress. Yeah. Labi naman yun, but parang may malino pag ganun ah. Oo. Ano masyadong na-enable ni Noob yung side lanes? Pati yung top eh, walang problema eh. Pero wala, patay na naman siya. Kakabuhay pa lang. Ayun ang masakit sa lahat. Maglalakad ka pabalik ng lane. And with those 3 kills na nakuha nila dito sa may baba, instant vessel para kay Keeper of the Light. At sobrang mamamroblema na yung kung ka more bring 6 minutes, may vessel na yung, ano, yung keeper. Diyos ko, lista mo na. Wala, panlistahan na nga tato eh. Kasi last pick tong Keeper of the Light, Mike eh. So, for Talon, di ata nila na-anticipate na pwede pa nga yung gantong hero at mambalagbag. Though, same sila na scenario eh. Walang po frontline. Kundi yung mid lane lang nila or yung tipong yung code cut, yung pangolier lang for both teams. Mm. Pero, kung damage lang ang usapan early on, doon ko na kayo sa may keeper of the keeper line. Keeper ko na, matik. Diba? Mamaya pa kasi puputok yung CBS eh. Sakit pang ano. Mukhang hindi na nga papuputokin pa mga idolo WS na naanakit pa din. Dito kay Dokalis. Take note, he's just a post-4. Ay, post-5 rather. Uy, mamamuntik ko pa rin. Ay! Muntik ko na, pero patay sa vessel tong isa. Muntik kunin ng liwanag. Tatay ba si Joe Cam?
Uy, nag-survive pero masyado naman sila nag-overstay dyan. They got too greedy and they got punished. Yun lang naman ang inabot nila dyan sa baba. Sexy yung Shadow Shaman, dumuntik na naman matay. Pero buti na nga lang kama talaga. Yung ginawa dito ng Enchantress, hindi niya nilayo yung alaga niya. O more like hindi niya na mailayo kasi may nakaharang na rin na... Ataw dito, nakalimutan yung tawag. Yung parang pader nung Trent. Ah, okay. Nature's ano? Grasp. Nature's Grasp. Ayun. Ah. May nakaharang na gano'n. Kaya ang ginawa nung Bloodseeker dito, kalasit niya yung creeps. Ayun. Bumalik yung HP niya, kaya naman nakaligtas siya sa baba. Shadow Shaman naman, ano lang, sexy lang talaga. Sexy. Wala. Na-sexy yan lang. Pero ito ah, hindi ba napapansin mo sa mga nagluluna ngayon na ginagawa nila? Level 1 Lucent, level 1 Glaives, tapos minabox yung Lunar Blessing. Lunar Blessing. Kaya pala masakit dito yung City 2000 nung ginawa. Nag-level 2 Moonlight. Moonlight tuloy. Yung Lucent, Lucent Beam, tapos level 3 ng... May kill potential sila eh. Ayun nga, nag-level 3 ng passive. Kaya pala sakit, ayun, masakit. Sakit? Bagsak si Ponyo. Pero niya, kaya pala palagpalag si Luna sa baba kanina kahit mag-isa lang siya. No? Ngayon lang siya kumuha ng Moon Graves. Oo. Oh. Baga wala naman daw siyang ikiklear eh. Hindi ko naman kailangan mag-rush ng farm. Ba't ako matataon? Tinananalo kami sa lane. Sakot po. Ito si Chiwan. Paalam din mga idolo. Grabe. Kinukuha na lang sila ng liwanag, no? Sinasagasahan sila ng Pegasus, pre. Pag nasagasahan sila ng Pegasus, wala na. Finish na. Okay na. Ito pa yung mahirap sa lahat. May sponsor ng mana yung mga heroes ng quest. So, hindi problema sa kanila yung ano, yung tuloy-tuloy na teamfight. Ang ganda lang kasi ng drop dito ng quest. Wala silang inihintay na ultimate. Kasi kahit sabi mo walang tawag dito. Rolling Thunder. Rolling Thunder, kaya eh. Yes. Kahit walang cooldown, palag pa din. Ay, naku. Yung cooldown, huwag na natin asahan yan. More on na lang yan. Extra curricular, palang ano, extra curricular activities. Curricular activities. Ayan. Kumbaga, ano na lang talaga siya. Hindi siya staple sa team fight eh. Bahala na. Basta magagamit kung magagamit. Ganun yun eh. But right now for Talon, talagang nag-struggle sila at the very beginning knowing na yun yung kanilang bottom lane. Inilalamon po. Alam naman natin yung kinahinat nila dito nitong si Bloodseeker eh. Diba? Dalawang beses na matay. Magkasunod pa, okay na. Yung ano, okay sana kung may pagitan siya, like sabihin natin 2 minutes, ganyan. Walang interval. Pagkabalik na lane, binigyan na ganito na naman. Pero on that bottom, grabe. Mga idolo. Patay na naman dito si Cheer 1, mga pare. Same and spot. Okay, Ponyo will be spotted. That's gonna be some vessel damage. And double kill for Noob. Ang sakit. Nakakuha pa na shield rune. Mas makurant at mas tatapang ngayon yung Keeper of the Light. Grabe naman yung ano dito, yung Keeper of the Light na hero. Wala eh. Ang ganda ng pick talaga. Ang ganda ng pagkaka-pick. And bukod dyan, parang hindi pa gumanda yung Bloodseeker pick dito ng... backfire sa laning. Nag-backfire. Akala kasi nila talaga set na sa may mid lane yung Pangolier. Pero hindi eh. Biglang kumuha ng ano, Keeper of the Light mid. So, ibig sabihin, gusto na lumaban ng quest. Oo, ayan nga. Kita mo naman, gumagana sa ngayon. Continue mo rin yung hero ni Beaton dito. Oo, isa yan sa mga kabisado niyang hero. Yan. Morphling, best hero niya yan. Ang problem, ang mahirap nga lang sa game na to, paano ka lalaban ng Morphling kung yung dalawa mong other core, bug-bug? Yung core ng kalaban, kayang-kaya ka naman palagad. Oo. Luna pa rin yan. Epicel holder din si Malik. Na yun pa. Ubus ang mana. Mana lang ang usapan. Meron naman silang sagot. Again, PSG Quest. Ganda ng adjustments nila doon sa kanilang draft. Kasi kung iisipin mo, kung medium Pangolier, tapos na kontra siya ng Bloodseeker. Laking big quest nun eh. Sobra. Diba? Makakabuelo pa rin talaga dito yung Talon. But with that Keeper of the Light, na heighten yung teamfight potential dito ng PSG Quest. To the point na parang hindi makakahinga yung Talon pagka nagtuloy-tuloy itong laban. Oo, sinabi mo pa. Diba? Kasi kung tignan mo, wala namang initiator sa side ng Talon eh. Ayun pa yung mahirap eh. Wala sila yung parang mga Mars na huhuli kay Noob, magko-contain sa kanya, ganyan. Diba? Wala silang ganun. Yung nakubo, nag-wave bomb ka, Diyos ko. Sakong-sakto.
ano yun? Kinuha ng liwanag, patay mga pare. Okay, rolling thunder, blinding light, Ponyo gone. Talon. They're struggling so hard. 12 minutes in. 8K gold lead. Sobrang bilis. Ay, nakita, nakita. Pero WS will be stopped. Okay. And itong si TA2000, eh, enough na mga idolo. Let alone Noob. Si Noob. Unstoppable for this Keeper of the Light, deleting WS in the process. And tingin ko may... Pag pwede na ata sa game 2 to, huwag ka ganyan. Ganyan. Mga tingin ko, pag tumagal pa ng mga 5 minutes na ganyan yung nangyari for Talon. Oo, oh, pwede. Ay, ganun, ganun. Pero, kasi yan eh, wala, sila, wala talaga silang... Ano eh, tawag dito. Pang-initiate na makakapag-set ng team fight for them na madali silang makakabawi. Oo. Kasi sabihin natin, okay, guess smoke sila. Oo, alabanan nila head yung quest, ma-rapture nila dito yung Keeper of the Light. Paano nila tatakwin yan? Pinaka-backup dyan yung a lot of magical damage ng Gyrocopter at dito pa si Docalis na Semicore. At syempre yung Rolling Thunder ni Malik. Ayun, sinagasaan na naman ng Pegasus si Buno. Ngunit paano? Ayun na lang ang mga katanungan ngayon dito na itong Talon, mga pare. Siguro, iniisip na lang nila, titigil din to, huhupa din yan. Magpa-farm din yan para mga ilangan ng item. Gamitin na lang natin yon para tayo naman makapag-farm. Mm. Para makahinga naman tayo. And isa prank, kasi sila yung pina-farm mismo. Kaya, kita mo, wala talagang paghupang nangyayari. I mean, Luna, oo, pero kasi di naman si Luna yung humaharap dito ngayon mainly sa Talon eh. Mm. Yung Keeper of the Light eh. Yung Luna kasi parang ano lang nila yun eh. Parang... Security. Oh, security. Investment. Yes. Ay, namatay yung Keeper of the Light. Parang kailangan na namin ng aming kaibigan. Yun na nga. Luna, tara na. Sama ka na sana. Pero wait, ano naman yan mga pare? Magmamanta agad si Luna. Ito niya nga umaga. Mass Madness. Grabe, for 10 minutes, 10k network lead yung quest. Laki. Laking ano yan? Laking lead yan para sa gantong kaagang laban. Diba? Kaya naman sana mga Doalis. Si Doalis ha, nag-iisa sa baba. Tumatagal pre. Ano yan? Kukuha lang sila ng Tori. Man, ginamitan na nila ng Shadow Shaman Words yun. Pero wala silang mapapala. Ay, walang i-hit sa kanila ng Tori. Hindi ka kawawa pa. Damay nga pati tambay. Blood right. Para dito Keeper of the Light yung Rapture. Kaso lang mga pare, maaabak naman dito yung Talon. But then again, yung liwanag! Munti ka na! Yung liwanag! Nakakabulag! Munti ka na kayo dun. Buti na lang kamo, wala rin Tormentor pa. Wala eh, oh. Yung Tormentor dun, patay yung Shadow Shaman dun. Makasalamat na lang sila, 15 minutes pa lang. Kaya nga. Sarap. Munti. Ano mo, Octa rin core na tong Keeper of the Light. Makakaisa naman siguro Talon. Nakadalawa na nga boss Mooks eh. Hindi. Ibig niya sabihin kanina sa ano yan? Sa series. Okay. Sa series. Nakadalawa naman dito yung Talon. Ang kaso lang mga pare, di pa nila madagdagan. Dito pa lang yun sa game number 1 na talagang struggle na sila. Laro po ng Blacklist bukas pa. Pero ito ha, pag nagka-BKB yung Kungka at same scenario pa rin, dun mo na masasabing pwede na. Oo. Kasi yun talaga yung mag-ano eh, magsiset ng tempo for Talon, kahit pa paano. Siya yung ano eh, magbibigay ng way dito for Talon para makalaban sila up against Quest eh. Pero kung may BKB na, tas nilamon pa rin ng buo, yun na yun. Pwede na. Lista pero na. Doon na papasok si Luna. Ayun nga. Kumbaga yung physical damage niya para bumutas kit sa debuff immunity. But look at this, patay na naman. Damay pa. Chokamat, mukhang yung BKB ang bu. Next game na ata eh. Bago mamatay, bago matanggal yung words, nakita na yung Kungka dun. Oo. Oh. Ganda rin kasi tingin mo naman yung words ng quest. Meron din dun sa may high grounds na bandaw. Ito, tanong si Bechan. Sir Mike, may pag-asa pa ba sila? Oh. Siguro, ano ang pag-asa ng Talon sa game number 1? Siguro next game.
Wala boss, pwede, ang no? Hirap ibawi ng ganitong game na sobra. Ano kasi okay sana kung parang may napapush kayo na one lane o may on par kayo na core sa mga core ng kalaban, diba? Ayun, morphling, medyo lang. Pero eh, sa farm lang. At dyan, diba, sabi natin okay, may ganun na. May on par ka na. Pero ang magiging next na tanong na dyan is yung capability ng carry nyo. May kaya ba makapag 1v5 ng carry nila? I mean, at some point sa game mo, oh, late game, pero ngayon. Easy out. Okay, yun na yun. Pero sabi ko sa inyo, pero ngayon, parang hindi kaya ng morphling. Wala talaga. Nakita mo naman kanina kung paano pinatay yung morphling. Madaplesan lang ng Pegasus yan, mapipilitan dumistansya yan eh. Kumbaga busog na busog, yung ano ngayon, yung PSG Quest, diba? Makakaisa kaya ang talon? Siguro sa game number 2, pero kung magpapatuloy ito, pare. Parang alam na natin yung kahihinatnan eh. Wala namang imposible mga sir. Kaya pa rin naman talaga to kung tutusin. Mahirap. Wala na lang. Kung gagawin natin yung percentage, mga 10% na lang. Yan. Yeah. Pero ito ah, talon. Teka lang, may bigibin na ba dito si Chuan? Gabi. Kaya ang tapang nila. Gabi. Nakasod. Nakita dito si Trent. Ibubuhos lahat kay Lunang na walang malay mga idol. Uy. Nakapagmantap at muntigan pang ang kumawala. Noob. Yung courier niya na patay, but the BKB of Chuan will be finally used up. Rolling Thunder is there, but Morphling pwedeng makita. Tinatambangan siya dito nitong si Noob. His man is low, but then again, the TP will be successful. BKB ni Kunka. Nice usage. Nakapatay sila ng carry. Nagamit defensively, pero okay lang yon. Kaso lang, double game? Sinundan. Pero I think okay pa rin yun for Talon. Kasi, to begin with, mahirap naman na yung Bloodseeker eh. Oh. So, parang alam mo yun, wala nang nawala sa kanya. Pero for Luna, laking bagay nun na ano, napatay siya. Kasi nadali yung farm niya kahit pa paano. Tsaka minakuha silang malaking gold. Yun nga, yung gold na lang siguro. Pero yung farm, hindi madedelay yung Luna. Lalo't, kumbaga meron na siyang ano eh. Meron na siyang invest na steps forward eh. Steps ahead eh. Wag ang ma-hope na lang talaga ng talong dito is yung makahabol kahit pa paano. Diba? So, at least Mike, yung BKB nila, nagpe-pay off. Kasi syempre, mostly magical damage pa lang dito yung quest. Mamaya pa talaga aalagaw dito yung Luna, which is sinusubukan kahit pa paano ng talo na ma-postpone yung pag break free. Kaso ito na, ubusan na sila ng outer towers. Pwede na sunod yung baba. Pagdano na yung pango eh. Ayan. Wala atang sound boss. Meron na yung sound boss JR Naong. Ayan. Press 1 sa mga tropa kung meron naman tayong audio dyan at tumayos. Nakamit ka lang yata. Oo. Ito na. Ganda na rin na magiging next item ni Malik. Magano na siya. Maglilingke na siya. Alam niya naman na yun lang talaga problema niya. Rapture lang talaga eh. 48,000 naman, BBKB na din siya. Yes, parang din na siya makontrol basta-basta nung Shadow Shaman at Kunga, syempre. Oh, ganda eh. Ganda pa rin talaga ng crowd control dito. Sa YouTube? Ah, sa YouTube wala. Sa FB meron daw. Sa YouTube daw wala tayo direct. Pero, anyways. May short loop. Hindi eh, sa iba, andyan naman. No? Saka natinig mo naman kami. Baka yung in-game audio. Ay, diba sa kanya lang din? Sa kanya na lang yun. Kasi okay naman kay Boss Gian. Thank you mga baka pare. Ano, alam mo yung naglolo ko yung app mismo. Ah, pwede nga. Pero, wala. Yan mo na lang. Restart mo na lang yung app. Pero naku po. Nakita ko yung shard ng Luna dun. Problema na yan. Sakit lalo, no? Reduce pa yung damage na marireceive ng Luna. Tapos tatagal pa nag-root siya. Nag-root niya lang din na nerf yun eh. Luna? Oh. I mean, shard ng Luna. Parang fair lang naman. Parang sa Luna. Siguro. Kasi, yun na lang din yung buff na makukuha. Feeling ko pag tinanggal mo yan, ang dali nang ano ni TA. Ay, TA, ni Luna. Madali na ma-bridge. Yeah, ilis na, sakto-sakto. Russian kill, bro. Tapos may Vortex. Yo. Put your next piece upgrade, go. Vortex. At eto na mga sir, wala na pong Roshan. Nakuha na ng quest. Pwede na sila mag-connect dito sa may top. And finally, gamitan na nila yung ward na meron sila dun kanina pa. Mag-high grounds na sila.
Pero may BKB na ba dito ngayon si Luna? Wala pa. Kasi, pero kaya, kahit ano lang, kuha lang ng tano, tower setup, tapos farm mo na saglit bago mag-high grounds. Pwede naman. Pwede na lang daanin sa dahas. Ay, no. Oo nga. Konting, ano na lang, konting replenish na lang ng resources, di ba? Pwede na. So, BKB, hinatid na nga mga tropa. Morphling, on the other hand, meron naman na siya dito ang Phylactery plus yun nga pong Manta. Kahapon, naging issue yan eh. Yung nung kinakas namin ni Owa, parang naging issue na hindi kumuha ng Vlads agad yung Morphling Hero. Vlads, tas nag-Manta. Kasi pagka ganun yung kinuha niya, lalaban eh. Ito kasi, ito parang ganun din to eh. Nag-Phylactery siya, aasa siya dun sa adaptive damage. Pero yung katapat niya, gusto pumalo, makipagpaluan. Diba? So, baka lang maging downside ito. Para sa Morphling, meron naman siya Morbid Mask, pero andun pa rin talaga yung boost sa teammates mo with the Vlads eh. Diba? Teamfight-wise. Mm. Tsaka depende na rin siguro talaga sa player yan. Yung iba kasi talaga ayo, hindi na nagba-Vlads, nagka-casual Morbid lang eh. Pero alam mo, nangyari, game 2. Mm. Nag-Vlads. Nanalo. Ayun. Diba? Yung tipong yung small detail na ganun. Nagiging factor din. Yun, nakakuha rin ng Toro finally. Guys, okay na. Comeback na. Natiis. Comeback na. Nadaan sa, ano? Nadaan sa tumpas-pasan, mga pare. Mm. Kinokontrol na lang talaga ng question mapa eh. Nayaan nila na walang na mag-pass o walang maka-totally go deep na ano dito. Na creeps dito sa may side ng Talon. Parang di sila mga problema na react-react. Naku po, si Boya. Ano ba tayo? So, may nakashove pa rin pala yung ano, yung baba, kahit pa paano. Oo, ayun yung kinontrol ni Malik ngayon na bago siya nag-TP sa top. Oo, din. So, for now, for quest, tingin ko naman kaya nilang mabigyan ng buhay yung top lane, ano? Tsaka yun ngang mid. With this, all lanes, pwedeng naka-flow. Yung Aegis nila magagamit pang high ground at least. Matetesting, may 2 minutes pa naman. Crystalis, matatapos na din. Ano ba, yun muna ang gusto ni TA2000, mga pare, para security ba? At masulit na lang din yung kanilang Aegis advantage. Pero ang mahirap sa may side ng quest, yung high ground, kasi Luna lang papalo eh. Uy! Yuri. Uy! Sakit bus. Sakit! Ay, sa baba pala sa lagugo ngayon. Dito na pa. Ayan, itong maganda. Okay yung na-control na clips ni Enchantress. Oo. Oh. Damage. Eka lang. Sustain overgrowth. Holding Luna. Nasagasaan ng barko. Sustain buhay pa. Pegasus. Buhay pa. Buhay pa. Kahit may Aegis, mga pare ko eh. Enchantress lang. Enchantress nga lang ang kanilang trip. Pahit lang Enchantress Luna. Ay, Enchantress Keeper of the Right. Pahit lang. Ayun oh. Asan ni... Grabe lahat, binibigay oh. Lifestyle na rin. Okay na. Reset na. May Aegis pa naman siya dito. Pwede pa sila lumaban. Grabe yung sustain ng Keeper of the Light dun. Tsaka ng... talino. Gyro yata yun. Nakita ko naka-mecha. Pero grabe yung sustain nila sa Luna. Para lang di mawala yung Aegis. Palumpalo. Ayan na nga mga pare. Olap na olap. So 18k lead. So patay muna ata si Jokam. And that's a roll up para maiwasan yung mga incoming damage. But wait! He was way too deep. Luna in danger bigla. May tidal wave and yun nga pong kanyang BKB. Available pa naman. 30 seconds for the Aegis. Still alive though. Not even needing the Aegis there. Sabi nila out muna tayo dahil wala na nga yung Pangolier. Baka mapasama pa. But they lost their opportunity there. Pwede sana pang high ground yun. Pero ayaw, give up dito ni Tito. Tapos basta-basta yung Aegis. Sayang, wala ng BKB, wala ng Rapture. Di nila tinuloy yung teamfight. No? Medyo greedy nga eh. Wala, yung ship na lang ang problema. Tsaka yung ano eh. Tawag dito? Yung Serpent Wards. Ayun din, baka yun na pinaproblema ng Luna. Baka maunahan siya. Hindi siya makapag-BKB agad masetupan siya. Pero to, may kanta na yung Morphling. Pwede naman yan. At magkakakanda na rin naman yung si TA2000. Kailangan niya na lang ng point booster, which is
8,000 gold away. Kaya. Okay. Rolling. Bumabawi. Thunder. Kamali siya kanina eh. Nag-blinkin siya hoping na makakapag roll up. Nakapag-roll up naman siya pero connecting into rolling thunder ang problema. Wala tong masakit doon. Napapilinkin niya. Oo. Nawala agad. Pero ayun lang. Bakit? Ay, ano yun? Nag-ship na ba yun? Oo, nag-ship. Bakit naman nandun siya? Hindi, nagpapakita na kasi sila pangko sa taas. Akala niya ata, kasama si Luna sa pumupunta doon. Pero dagger is on. Then again, that's going to be the TP out. It's actually fast. Mula dito ay pishaman. Oo. Okay. So, side of Vice ang gusto dito nitong si Keeper of the Light. 27 minutes in. Nakuhold pa rin dito ng talon yung kanilang high ground. And that's good. That's the thing. Kailangan talaga nila itong mahold para bumuelo na lang yung mga heroes nila. Morphling, di ba? Magkaka-item na lang siya dito. Magkaka-satanic na lang. And then, Luna pala yung magkaka-satanic. Ay, oo. Luna pala, Diyos ko. Luna pala yung mauna. Gusto na. Gusto na. Pero namatay si Chua kasi hindi na ganun na sulit. Busy-busy sila mag-react sa iba't ibang parte ng mapa. Sobrang greedy ng quest. Kumbaga nagiging greedy sila. Gusto na yung top, sila yung mid. At yung bot. Imbes na dalawa na lang i-shove nila. Three lane pressure ginagawa, no? Oo, gusto pa nila yung tatlo. Gusto pa nila pumunta sa mid. Sasabayan nila yung creeps. At itong si Mar. And dahil dyan, saka gustuhan nilang puntahan yung mid. Papatay si Omar, magre-react sila. So, yung talon, ang gagawin lang, magbaback, iiwan na lang dito yung lane, na masashove din naman, eventually, wala makukuha in the end yung quest. Di ba? So, parang sila pa nga yung naglalaro ngayon, sa larong gusto ng talon, kahit sabihin natin lamang sila dito. Mm-hmm. Pero siguro, ang ginagawa na rin dito ng quest, inintay na rin nila yung Roshan. Mm-hmm. Kasi 20 seconds, malalaman natin kung fast or story spawn by Roshan eh. Oo, pero most likely, check na nila yun mamaya, no? Hindi meta ang Bloodseeker offlane. Ano na lang to? Situational. Situational lang yun, boss. Kala kasi nila mid-pango eh. Tapos na gano'n na lang, nag-pick na lang din ng Midkeeper of the Light yung quest. But again, meron naman ditong late game investment yung quest, which is itong si Luna. Pero uy, ang kate niyan. Ang pipigil with the BKB. Kaso si Trent, may kita ba dito ng quest? Mukhang nagtatago lang siya sa punahan dyan. Mga vivisionan, pero walang pumigil. Sakto na. Na. Umaga na Roshan dito sa baba. Oo. Ano yung sama? Okay, parang ginaganong-ganon lang sila. Wala sila. Nagre-reaxel sa isang lane. Sobrang lalim. Tapos nakakakuha ng something yung talon. Sila wala. Diba? Parang... Talama, mid naman. Yun na nga eh, no? Master Petwards. Magre-react na naman. Tapos dadagger lang. This time around, iba na yung nauna. Roll up to prevent the disable. And that was a nice play from Malik. Masyado ka naman kasing nasasanay. Diba? Hindi na pwede. So next ano na yan? Okay. Next word niya na ulit, pwedeng i-go. Pwede, no? Pero, by the time, Roshan will be up. Mm-hmm. And mukhang Aegis will be taken. Kasi nga, check na ata ito ng quest. Tsaka ano yan? Ito rin yung gusto ng quest na may Roshan banner. Mm, para all lanes eh. Gusto nila nakashow of all lanes. Tulungan natin yung isang lane. At paano? Roshan banner natin yan. Okay, so 42,000. Pupunta ba sila dun sa main rush pit? Nagsascan lang naman yung Dire. Alam mo sila makikita daw. Luna's going for the butterfly, which is good since yung damage tonic dito ng talon gave Morphling magagaling. Pero sa tonic, now done. Para kay Luna, but Luna makakatakas with the 4-staff play, BKB. Sabay sa tonic, ginamit talaga naman balagbagan. Kaso lang, mga kaibigan, WS tinitiis niya yung damage. Yun nga lang po, 28,000 talaga namang parang tore. Hit lang. Kaso si Vichon naman, tinono na yung mukha na itong si TA2000. Ponyo daw will fall, but Vichon will be keeping away to safety. Bloodseeker, muntik lang. Pero, hindi pa rin siya dito na finish off. Though Luna will be falling down.
Grabe naman kasi sila doon. Kinukuyog nila yung Luna. Problema, ang pangit kasi doon, saktong-saktong man na eh. Ayun yung kakarating lang sa Tanik eh. Oo. At the same time, hati-hati sila sa Glyphs. Kaya sobrang nagtatagal yung Luna dito kasi nagpapatong-patong. Yung damage reduction na meron siya sa shard, tapos yung lifesteal niya. Buti na nga lang, napatay pa rin nila. Hindi, hindi. Kala ko hindi pa nila mapapatay eh. Na ano eh. Na-adaptive eh. Nakakanda kasi dito si Morph. Tsaka na rin, yung Rapture din kasi binigay sa kanya. Oh, kaya di siya makalis, no? Di siya makakaya. Nag-mistura talaga siya, Tori, kasi no choice siya, eh. Oo. 1-1 sa kabila, ganda ng laban. Start na ba, pare? Yun na ba yung secret, ano? Secret Nigma na ba yung direct? Yung sa kabila? Ayan. Okay. Siguro, the good thing na lang, poor Talon, hindi nila napag-roshan yung quest. Oh. With that kill na nakuha nila kay Luna. Ayan. Prevented yung Roshan sana agad. Kaso, pag ito pamalya, yung smoke nila, alam mo na mangyari. Sakto, parating na yung Luna eh. 3. Kaso, uy, nag-smoke. Kaso, mga idolo, parang nag-fail pa bigla yung sa quest. Luna is choking. Then again, makakataka siya with the force staff. Kaso, choke after choke, it's choke time. Bakit ang nangyari sa Shadow Shaman? Pumutok ba yun? Nilusin bimbre na ba, no? Nabura. Pumutok nga, par. Oh my god. Kanda na eh. Oo, oh, kanda. Kitang-kita na yung dalawang support eh. Kanda na eh. And this will be a Roshan. Alam mo, akala ko matatalo na yung quest dun sa laban na yun. Ako rin eh. Na-exit yung 2000. Nakapasok na yung heroes ng Talon. Pero kudos lang din dun kay Enchantress na lagi napo-4-stop-out siya, no? Napo-4-stop-out yung Luna. Nakakahanap pa ng ano, ng way para nga makakapag-reset, diba? And that way, Luna, nabura niya nga dun sa Shaman, mga pare, no? So, pwede niyo be escaping, pero quest. Ito, hinahantay nila, Roshan Banner. Okay na, mga pare. So, tutulak na sila sa my mid lane, having this Aegis. Shoutout. Shoutout sa idol ko. Ah, wala, labas kami dyan, ganyan eh. Pero, kinakait dito si Luna ngayon, X-Mark will be there. Susubukan na lang nila dito bumarag ng Tore, mga idolo. Lahat binibigay kay TA 2000. Lahat ng gusto mo. Kaka-try lang talaga nilalapas ano dito. Makata position yung Luna para pwede makakuyog. Pagka nag-Aegis, pagka nabuhay. This time nga lang may Aegis na kasi. Pero for now, Luna, yung butterfly naman, medyo malayo pa sa katotohanan. But still, he'll be repositioned. Sabay shackle sa mukha, tumatagal pa, nagmanta. Pero mga tropa Rolling Thunder will be there. Vichun though, talagang chupoy-chupoy lang dito nitong si Enchantress. And that rocks, mababasag na, mga kaibigan. Ang sarap! Tamang ingit si Idol, oh. Di ba? Ropsy, parang nangyayari dito sa may side ng quest. Ropsy! Ropsy talaga. Oh, inaanod na yung katawan. Kaso Gobi. Lang man lalaban, mga kaibigan. BKB, pinagbibigay na. Yun nga lang, Aegis available pa. Noob will be falling sa kamay nitong si Ponyo. But look at this. Yun nga pong Talon ng lalaban pa. Vichun's actually helping out the team. Aegis will be popped up finally. But wait. Ang sarap ng kanton. Ponyo, nabura. Pero WSP na lang, mga kaibigan. Aegis will be there. Pero X mark for Luna. Luna doesn't have the BKB this time. Pero nakapag-escape pa. Yun nga lang, Talon, mga idolo ng lalaban. And Vichun actually carrying the team. Mm. Pabalik. I mean, yung objective doon ng quest, nakuha pa rin naman nila. They still managed to get that barak sa may ibaba. Ang maganda nga lang na ginawa ng Talon doon, yung sacrificial play na ginawa ng Shadow Shaman. Na nag-blink siya dito, okay lang kahit alam niya eh. Alam niya na once na nag-blink siya, there's none eh. Parang once you go black, you never go back eh. Ganun yung nangyari. Tama, eh. Tama. Pagka-blink mo, alam mo na yun eh. Bayani plays na yung ginawa niya na na-control niya dito yung Keeper of the Light for a second. And yung second na yun naging enough na para makapag-connect yung kanya mga kampibeda. X-Mark, Barco, plus yung waveform dito ni Morphling and finally killing yung Keeper of the Light. Kaya sobrang naging madali. Yung teamfight dito na Talon, tsaka kung isipin mo lang kasi nung time na ginugo na yung Keeper of the Light nun, patapos na yung Rolling Thunder. Ayun.
Baga talagang pumabor lang sa talon at naubusan na lang ng resources yung quest, ano? Putik na amoy ko na. Diyos ko. Kaya nga eh. Umaling nga so ng... Naririnig ko pa yun. Di pa naman ako kumakain. Ang gusto ko dyan, yung ano pa eh, yung medyo saucy. Hindi yung tuyot. No? Yung may ano pa, may pasta water pa. Naamoy ko na yung kanton. Sabi nga ni Owa, ay mate lang, mamaya na yan. Pero Rolling Thunder mga pare, rock na dito si Chewan. He does have the buyback pero... Hindi nakapagbigay. Mabubuhat kaya ulit ni Morphling yung team niya. Sa team fight na ito. Playset na sino natin. May playset na sino po. Hindi na para maabot pa. Kahit patay yung shaman ka mo. Wala lang kokontrol sa kanya dyan. Ngayon pa siya natatakot. Pero mga kaibigan, mabuti na yung nadadala. Sabi niya. Pero kanina nung gumagot yung Luna, sabi mo pa, umayagroon siya eh. Ngayon, di na. Sa baba na talaga siya eh. Okay. Next ba dito, laban ng Nigma? Sa baba ata yun, bossing. Hindi yan nagkakamali. Sa baba po ito po kasi yung ano natin, last series dito. Nakakabuisit naman itong amoy namin ko. Meron ba kami dyan direct nun? Sa baba. Wala. Ang bang. So, ayun lang. Ang sarap. Sabi kasi ni Owa, anong mas masarap sa pansit canton? Ano? Pansit canteen. Nag-stay in doon. Mas marami, mas masarap, di ba? Oo, yan. So, BKB? Ay, shoot yan. Game 1? Pag after game 1? Shoot sa canton to. Hindi ko magkakanton ako. Baka mami, may maganda makitang pagkain din. Okay, sabagay. Basta, FT kami ni Mike mamaya. Kaya po makayo sa nandig? Oo, kayo. Kaya yun. Gusto ko nga Nigma pa manalo eh. Ewan ko ako, magtitiwala pa ako kay Jimmy N. Jimmy N. Pero, uy! This time good sila naman. Goodbye! Ang bilis ng hex na yun. Ang bilis ng huwa ka mo. Si Morphling, yung taga-buhat. E binubuhat na dito ngayon na malamig na bangkain itong talon, mga idolo. That's gonna be it. And I guess, pinatagal lang. Pero ganun pa din ang resulta. GG called already. Distracted na ako eh. Buting, demonyo yung kanto nung... Nice one, ganda. Pero na nga, game number one, makukuha dito ng quest with the one-sided game. Medyo nahihirapan sila kasi nakasabay dito yung si Bicho na yun. Nag-point out niya sa comment section natin sa Twitch. Si Everyday Birthday. Malakas din tong si Bicho. Nakakasabay to. Doon naman, ang problema nga lang talaga dito sa may game na to, kinuba si Bichon. Siguro kahit sabihin mo kung nakapag-step up sana si... I mean, kung kanin eh, parang okay lang eh. Si Bloodseeker. Ah, oo. Okay. Pwede pa eh. Kaya pa ito. Eh. Kasi yung trabaho lang naman talaga ng kung ano, nagagawa niya pa rin naman eh. Kahit ganyan eh. Nakakapag-control pa rin naman siya, di ba? Pero as BS... Marco, Torrent Storm. Yung BS kasi wala eh. Rapture mo lang yung Pangolier. Yun lang talaga eh. Diba? Eh, wala. Mga pare ko eh. Tingnan natin sino yung ating match MVP. Sa laban nga na to. And yung matik yan, syempre. Peak, di ba? Ang Nobis nag-enable it sa buong team. Diyos ko ba naman, 6 minutes, may vessel ka na. Hindi rush ano yun, ha? May boots yun. May boots pa. So, eto na. Mga idolo, eh, nag-grave, isa-satisfy. Bago yan, bet muna. Yeah, so one expect. Under yan, under, idolo. Under. Under? Under. Lahat na nakakas ko, JB, simula nung last under week 40. Under 40. Under 40 tayo. Para malaman natin kung ano mangyayari. Uy, ba't 600 na lang yan? Kinashot na. Oh. Shoot sa tipan-tipan. Taya mo na lang. Ayun na. Nice one. So, mga idolo, alam nyo na. Champion. Habol lang kayo sa OneXBet dahil may pabonus tayo dyan ngayon up to 7,800 pesos. And gamitin nyo na yung promo code natin. Kuya Nick, all capital letters. PM lang sa OneX page if you have any questions. So, game number one's done. Check natin ano magiging ganap sa game number 2.